بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku yang nampak-nampak sa Allah laban kisah telas ay sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Samalan Allah ang mapagpala ang palawagin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat na pagkukuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng Sanlibutan. Asyadu ang la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako'y sumasaksi din na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome po sa isa namang episode dito po sa ating programa ng pinamagatan ng Ungangan no LDO. Ang ibig sabihin ng Ungangan ay wisdom. Siguro pwede ko masabi na wisdom ng LDO or wisdom LDO. Alhamdulillah po. Ngayong araw na ito, ang mga kasama po natin, ako po ay iba, kundi si brother at kundi ay mabubo. Ako po ay isang balikas lang na kung saan ay engage. Ang trabaho po natin ay pagdadakwa, lalo-lalo na sa mga mahal natin kababayan ng mga Kristiyano. Insyaallah sa pamamagitan ng programa natin ito ngayon, ay maipapaabot natin ang mensahe ng Islam sa ating mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano. At insyaallah din po ay makapagbigay tayo ng inspiration sa ating mga kapatid ng Muslim kung saan ang Islam pala ay tunay at ang totoong reliyon. Ito po yung magiging talakayan natin. Ito po yung magiging usapan natin ngayong hapon ito na ang Islam bilang ang tunay na reliyon. Ano po ba ang maaaring gawin nating basihan para malaman natin na ang isang reliyon ay totoo? Ano ba ang tamang reliyon? Kasi po lahat ng reliyon sa mundo ay umaangkin na sila ay tama. Isa po dito sa umaangkin na kami ay tama ay walang iba kundi ang Islam. Ngayon, paano natin malaman kung ano yung tamang reliyon? No? Paano natin malaman kung ano yung tamang reliyon? Ano ang mga maaaring basihan para malaman natin na ang reliyon ay tama? No? Una sa lahat, malalaman natin isa sa mga logical, reasonable po, katanggap-tanggap na basihan para malaman natin na ang reliyon ay ang tamang reliyon or ito bang reliyon ito ay tama ay ang pangalan ng reliyon. The name of the religion. Sa pamamagitan po ng pangalan ng reliyon,
Itulah ating makikita. Kung ang relihiyon ba na ito ay man-made o hindi. Gawa ng tao, mayroon bang founder o wala. Alhamdulillah po, mga kapatid sa Islam, at siyempre, lalong-lalo na sa ating mga mahal na kababayan ng Kristiyano, ang Islam po ay katawagan na kung saan ang Allah mismo ang nagbigay. Marami pong versikulo sa banal na Quran, maraming verses sa Quran na kung saan nagsasabi na ang relihiyong Islam ay relihiyon na pinili ng Diyos mismo. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa wikang Arabic po ay ang sumusunod. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma magto lakum dinakum wa atmamtu alaykum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Pinakamalapit na kahulugan, sa araw na ito ay kinumplito namin ang pabor sa inyo. Kinumplito ang inyong relihiyon at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Ito po ay isa sa pinakamalinaw na basihan ng Islam na may papakita natin na kung saan ang katawagang Islam ay pinili ng Diyos mismo. Ibinigay lang na katawagan. Hindi po si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pumili. Hindi siya ang nagsabi, hindi siya ang nag-isip na itong katuruan ito, itong relihiyong ito ay tatawagin Islam. Bagkus, sinabi lamang po sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang relihiyon na pinili ay walang iba kundi ang Islam. Ang Islam po ay wikang Arabic, salitang Arabic, Arabic word, na ang ibig sabihin ay ang pagsuko ng kalooban sa nag-iisang tunay na Diyos. Total surrender to the will of God. Yan po ang Islam. Ang Islam po ay isang uri ng pamumuhay, way of life. No? Islam is a way of life. Na kung saan itong way of life na ito ay pinili mismo ng Diyos. Anong klaseng pamumuhay? Paano mamuhay ang tao? Ang Diyos mismo ang pumili kung anong uri ng pamumuhay ang dapat sundin ng isang tao. Ang tawag po dito ay Islam. Alhamdulillah, kung ikukumpara natin, mga mahal namin kababayan ng mga Kristiyano, sigurado po na alam ninyo na ang kinasasaniban ninyong sekta, halimbawa, yan ay mayroong founder. May founder ang sekta na kinabibilangan mo. Kung hindi mo alam, Allahu Akbar, pwede mo pong alamin kung sino ang founder ng sekta ninyo. Meron pong founder. Meron pong nagpasimuno. Ibig sabihin, kung may founder, kung sino yung founder, siya yung nag-isip. Siguro makabigay tayo ng halimbawa, ito pong Roman Catholic Church. Ito pong pangalan Roman Catholic Church. Ito ay dahil sa ibinigay na kautusan ni Emperor Constantine noong panahon niya, na kung saan nagpalabas ng decree si Emperor Constantine na mula sa araw na ito, ang magiging official religion ng buong Roman Empire ay Roman Catholic Church or yung sinasabi nilang Iglesia Romano Catholica. Yan po yun. Dahil ibinigay na order, nagkaroon ng kautusan.
nagkaroon ng kautusan kung ano ang magiging official name ng religion. At ito'y pinangalanan Iglesia Romano Katolika. Ganon din po ang iba't ibang mga sekta ng Protestanti. Ha? Katulad halimbawa yung namayapa na si Brother Eli Soriano. Ang kanyang grupo ay tinatawag na ang Dating Daan. Ang founder ng Dating Daan ay si Brother Eli Soriano. Siya ang founder. Siya ang nagbigay ng pangalan. Ganon din sa iba't ibang mga sekta, mayroon silang founder. Ibig sabihin, nagmula sa isip ng tao. Ibig sabihin, nanggaling sa kaisipan ng tao, inisip nila kung ano ang ipapangalan ko sa organisasyon na ito. Ano ang ipapangalan ko sa grupo na ito? Ang tawag sa kanya ay founder. Excuse me. Maliban pa dyan po, alhamdulillah may pagnumarati po natin. Ha? Ang Islam po ay hindi nakarehestro sa anumang agency ng gobyerno. Ha? Tanging ang Islam lamang ang walang Security and Exchange Commission registration number. Bakit? Kasi bakit mo i-register ang isang pangalan na nagmula sa pinakamakapangyarihan sa lahat? Huh? Nagmula sa tagapaglikha. Kaya wala naka-register. Yung ibang mga pangalan ng reliyon, mayroong set registration. Kaya po, base sa pangalan ng reliyon, the name of the religion ay maaaring maging logical basis para masabi natin kung ano ang tamang reliyon. At ang Islam po ay reliyon na kung saan malinaw na ang Allah mismo ang pumili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magnais ng ibang reliyon ay hindi ko tatanggapin sa kanya. At marami pang iba na nagsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging ang Islam lamang ang reliyon na kanyang tatanggapin. Ikalawa po na dahilan upang malaman natin kung ang isang reliyon ay tama ba o hindi. Ang basihan ng pagiging tama ng reliyon ay ang katuruan ng reliyon. The teaching of the religion. Ha? Yung katuruan ng reliyon. Ang Islam po ay nagtuturo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang sugo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na? Yan yung fundamental teaching ng Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo. Iyan ang turo ng Islam. Very simple. Wala nang iba pang kuskus balungo sa pangalan nila. Ha? Wala nang kung ano-ano pang pasikot-sikot. Wala ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Period. Si Muhammad ay sugo. Period. Alhamdulillah. Kung ikumpara natin, ito po yung nagkukumpara tayo para ma-presenta natin ang katotohanan. Sa mga mahal ating kababayan ng mga Kristiyano, kapag pinag-usapan ang nag-iisang Diyos, ay sasabihin din sa atin na kami, mga Kristiyano, naniniwala din na ang Diyos ay isa lang. Totoo yan. Subalit, hindi hanggang doon nagtatapos. Ang Christianity ay nagtuturo na ang Diyos ay isa lang. Pero, may pero po. Ha, di ba? Mayroong pero.
Hindi doon lang nagtatapos. Hindi yung ang Diyos ay isa lang period. Mayroon pang pero. Sapagkat ang Christianity po ay may katuruan na kung tawagin ay Trinity. Yung tatlong katauhan ng Diyos. Yung sinasabing tatlong persona ng Diyos. Ang Trinity po, ito po yung sinasabing may panahon na ang Diyos ay Diyos Ama. May panahon na ang Diyos ay naging Diyos Anak. At may panahon na ang Diyos ay naging Diyos Espiritu Santo. Yan ang Trinity. Simple as that. Sa Islam, isa lang ang Diyos. Ngayon, kung pag-aaralan natin ang Trinity, sigurado ko po, hindi natin kaya maipaliwanag kung paano nangyari na ang Diyos Ama ay naging Diyos Anak. Paano nangyari na nagkaroon ng Diyos Espiritu Santo? Paano nangyari? Mahirap po. Sapagkat noong ang Diyos Ama ay naging Diyos Anak, kung titingnan mo itong Diyos Anak na walang iba kung hindi si Jesus, makikita mo na si Jesus ay nagdasal. No? Nagdasal po si Jesus. Ang katanungan is kung totoo na ang Diyos Ama ay naging si Jesus, nagkaroon ng reincarnation, yung sinasabing nagkatawang tao, nagkatawang tao ang Diyos. Sino yung Diyos na nagkatawang tao? Kanino? Kay Jesus. Nag-iba lang siya ng anyo. Naging Diyos Anak siya. Ano po? Ngayon si Jesus ay nagdasal. Paano? Kanino nagdasal si Jesus? Hindi ba siya yung Diyos Ama? Naging Diyos Anak? Nag-anyong tao? Nagkatawang tao? Pagkatapos nagdadasal? Mahirap pong may paliwanag. Itong Diyos Anak, itong si Jesus, na Diyos Anak po, ay gumawa ng mga miracles. May mga miracles siya na ginawa. Pero bago niya ginawa ang miracles, anong ginawa niya? Nagdasal muna. Humingi muna ng permiso. Very common, very popular na miracle na ginawa ni Jesus ay yung binuhay niya ang patay. Walang iba kung hindi si Lazaro. Bago binuhay ni Jesus si Lazaro, mababasa natin sa Bible na siya po ay nagdasal muna. Humingi ng tulong sa Diyos. Pumapatak ang kanyang luha sa paghingi ng tulong sa Diyos. At pagkatapos sagutin ng Diyos ang kanyang dasal, ipinag-utos ni Jesus na buksan ang libingan ni Lazaro at inilabas si Lazaro. Nabuhay si Lazaro. Pero makikita mo na bago niya yung ginawa, siya ay nagdasal. Hindi ba siya ay Diyos? Kanino siya nagdasal? Kung totoo na siya ay Diyos, dapat sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, bumangon ka Lazaro. Di ba? Dapat ganun ang ginawa. Meron isang may sakit na gusto niyang gumaling. Hinawakan niya ang damit ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, sino ang humawak sa akin? Alam mo. Hindi ba siya ay Diyos? Bakit hindi niya alam kung sino ang humawak sa kanya? Dapat ang Diyos is all-knowing. Walang pwedeng itago sa kanya. Di ba? Kasi Diyos siya eh, makapangyarihan. Mga mahal namin kababayan ng Kristiyano, lahat ng ginawa ni Jesus na milagro ay ginawa niya
hindi sa kanyang pangalan, kung hindi ginawa niya sa pamamagitan ng tulong ng kanyang awag na sa langit. Siya muna ay humingi ng tulong. Siya muna ay nagdasal bago niya nagawa ang milagro, ang paggamot ng mga may sakit. Kaya itong doktrina ng Trinity, Trinitarian Doctrine, ay mahirap kung may paliwanag. Ano ang sinabi ni Bishop Athanasius? Ah, ito po. Pwede natin itong i-google para mapatunayan natin na totoo yung sinasabi natin. No? Itong Google po, hindi nagsisinungaling. Ano ba? No? Lahat ng search mo ay ikaw, kung gusto mo malaman kung gaano katotoo, i-verify mo, pwede mong i-google. Ha? At pwede mong i-google ito. Ano ang sinabi ni Bishop Athanasius? Sabi niya, the more I comprehend, the more I cannot understand. Ano yung tinutukoy ni Bishop Athanasius? Ito po yung ginawa ni Bishop Athanasius na tinatawag na the Athanasian Creed. Yung Kristiyano po, dapat memorize niya yung Athanasian Creed. Ang Athanasian Creed po, ito yung nire-recite. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and so on and so forth. Yan, Athanasian Creed. Tinawag na Athanasian Creed dahil si Bishop Athanasius ang nag-compose ng Athanasian Creed. Dito sa Athanasian Creed, napapaloob dito ang Trinity. Ang tatlong katauhan, ang tatlong persona ng Diyos na sinasabi. At yun ang sinabi ni Athanasius, Bishop Athanasius. The more I comprehend, the more I cannot understand. Ay, ibig sabihin, habang explain niya, habang gusto niyang i-explain, habang nais niya itong ipaliwanag, the more na nakakalito. Kaya ano pong nangyari? Nagkaroon po ng napakaraming debate noong mga kapanahunan na yon ni Bishop Athanasius at ng sumunod na mga generation. Hindi lang sumunod na generation, sumunod na mga century. Nagkaroon ng pagdidebate. So anong ginawa ng authority ng Christianity? Anong ginawa ng authority ng Christian Church? Nagpalabas po sila. Ha? Nagpalabas sila ng order na itong Trinity ay hindi pwedeng pagdibatihan sapagkat ito ay miracle. Allahu Akbar. Ha? Ito ay talinhaga. Talinhaga na hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. Hindi mo kayang maisip. Talinhaga. Sa Bisaya pa, siya lang makasama kahit hindi kayo ng Bisaya. No? Yung sinasabi nilang, yung sinabing principle ng Christian Church, napakalinaw po sa Bisaya, ganito po, katuhuan dili, apantuo na lang, aron tamadali. Ha? Kapanipaniwala, hindi ka panipaniwala, subalit paniwala ka na lang para maging madali ng lahat. No? Mahirap paniwalaan, mahirap paniwalaan. Pero maniwala ka na lang para wala na maraming diskusyon. Yan po yung pinalabas ng Christian Church. Pero hanggang ngayon po, nagdidebate pa rin. No? Kaya nga, nabuo yung napakaraming sekta. Katulad na lima, binanggit natin kanina si Brother Eli Soriano. Nabuo yung dating daan dahil nga sa nakita niya na kailangan balikan yung dating daan. Nabasa ni Eli Soriano sa Bible na lumingon ka. Lumingon ka sa iyong likuran, sa iyong kanan, sa kaliwa, sa kanan, sa harapan. Hanapin mo ang dating daan sapagkat ito ang magliligtas sa iyo. Kaya itinayo ni Eli Soriano ang dating daan. At ganoon din ang iba pa mga sekta. With due respect sa mga born again. Bakit nagkaroon ng born again? Sapagkat nakalagay sa Bible na kung saan ay sinasabi na
unless a man is born again, you cannot enter the kingdom of God. Tingnan mo. So you have to be born again. Kapag hindi ka born again, hindi ka makakapasok sa paraiso. Hindi ka makakapasok sa langit. Hindi ka makakapasok sa heaven. So you have to be born again bago ka makapasok sa heaven. So nabuo yung grupo na born again. Church. Sa Islam po, walang anumang discussions. Walang confusion. Dahil, simple lang. There is only one God. Tapos na. Pagkatapos, itinuro din kung sino yung God na yun. Masha'Allah. Tingnan ninyo, there is only one God. Sino yun siya? Ang Allah, subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan ng Diyos sa Islam ay ang Allah. Sa Christianity, at sa iba pang mga reliyon, salin na natin yung ibang reliyon kasi parang tinutukoy na natin ang Kristyanismo rito. Ano? Oh, kasi nandito tayo sa Christian country. Diba? Ilan lang dito yung may mga Hindu siguro dito or iba pang mga may Buddhist siguro dito, may atheist dito, pero majority ng mga tao rito sa atin sa Pilipinas ay mga mahal natin kababayan ng mga Kristiyano. Ha? O ito, sinapalagi ko sinasabi mga mahal namin kababayan ng mga Kristiyano. Hindi naman po kasi tinuro ng Quran, hindi po turo ng Islam na yung Kristiyano kalaban. Ha? Mali-mali po yan. Dapat makorek natin yan na kami mga Muslim, hindi namin itinuturing na kalaban ng Kristiyano. Kaya nga tinatawag namin na mga mahal namin kababayan ng mga Kristiyano. Allahu Akbar. Na, tingnan mo. Sino bang pangalan ng Diyos? Sa Bible, sa Christianity, sino pangalan ng Diyos? Sino pangalan ng Diyos sa iba't ibang mga reliyon? Napakaraming pangalan. Sa ibang mga reliyon, iba-iba ang klaseng Diyos. Mayroon sila. Ha? Na dito sa Christianity, abay, kapag binasa mo ang Bible, marami kang makikita ang pangalan ng Diyos. Mayroong Adonai, mayroong Jehovah, mayroong Yehuwa, mayroong Elohim, ha? Mayroong Eli, at iba pa. Mayroong I am who I am. Napakaraming pangalan sa Bible. Sinasabing pangalan, pangalan daw ng Diyos, I am who I am. Pangalan Jesus. Pero po, mahirap ma-confirm kung ano talaga ang pangalan ng Diyos. Dito sa Islam, alhamdulillah, kahanga-hanga po. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang nagpakilala ng kanyang pangalan. Allahu Akbar. Ha? Ang Diyos mismo. Sa Bible, mababasa natin yung I am who I am. Ako ay ako. Kung pag-aaralan natin ito, malalaman natin na ito ay hindi pangalan. Ha? Hindi ito pangalan. At yung iba pa, hindi pangalan. No? Hindi siya pangalan. Sa Islam, mashallah, sa Banal na Quran chapter 112, sinabi ng Allah kay Muhammad, sabihin mo, Muhammad, ako, si Allah ang nag-iisa. Yan ang sinabi ng Allah. Quran chapter 112. Kul hu Allahu ahad. Kul hu Allahu ahad. Sabihin mo, ako at Allah ang nag-iisa. Dito sa chapter 12, verse 1, makikita natin dito na sinasabi kay Muhammad, pinapasabi kay Muhammad, sabihin mo, kul, sabihin mo, ako ang Allah ang nag-iisa. Masya Allah. Ito pong pangalan Allah o itong word na Allah, ito po ay ang tinatawag nating pangalan ng Diyos.
dito sa Islam. Ha? Ito yung pangalan ng Diyos dito sa Islam. Kung saan, ang sino mang pag-aralan niya ito, ha? Ang sino mang usisain natin yung word na Allah, personal name ng Allah ito, usisain mo, malalaman mo na ito'y walang kasalanan. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya pwede gawing babae. Hindi mo siya pwede gawing plural. Ha? Hindi mo siya pwede i-convert into other words or into other name. Unique po ang word na Allah. Diyos ko, patawarin mo ako. Ito po yung pagdarasal ng ating mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano. Diyos ko, patawarin mo. Diyos ko, tulungan mo ako. Diyos ko, iligtas mo ako. Ha? Yung word na Diyos, hindi ito pangalan. Ano po ito? Ito po ay pangalan pantangi. Ha? Ito po ay descriptive word. Descriptive. Nagbibigay ng description. Nagdi-describe Diyos. Katulad ng baka, descriptive word, baka. Pero hindi yan pangalan ng baka. Kasi pwede mo bigyan pangalan ng baka. Ha? Kalabaw, pag nakarinig ka ng salitang baka, ang papasok sa isipan mo ay yung itsura ng baka. Hindi papasok sa isipan mo yung hayop na itim na mahaba ang sungay. Hindi. Sapagkat yung hayop na itim na mahaba ang sungay, yun ay kalabaw. Hindi ba? Oh, yun ang ibig sabihin ng descriptive word. So yung salitang Diyos, hindi yan pangalan. Yan ay pangalan nagbibigay ng pantukoy. Ha? Tumutukoy sa mga bagay-bagay, salitang pantukoy. Alhamdulillah. So dito sa Islam po, ang pangalan ng Diyos ay kanyang ibinigay kung sino siya. Pagkatapos, idiniscribe niya kung ano siya. Sinabi niya kung ano siya. Yung tinatawag nating characteristics, yung tinatawag nating attributes. Ano ba siya? Sino ba siya? Siya mismo nagpakilala ng kanyang sarili. Nag-iisa lang ako. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul. Lahu kufuwan ahad. Mga description ito ng Allah. Walang kapantay, walang kaparis. Hindi nanganak, hindi pinanganak. Allahu Akbar. At marami pang iba na ibinigay ng Allah na description nang sa ganun ay makilala siya ng mga naniniwala sa kanya kung anong klaseng Diyos siya. So yung concept ng Diyos dito sa Islam ay malinaw at walang duda, may basihan. Ito po ang pinaka bottom line dito. May basihan. There is only one God. May basihan. Mga mahal namin kababayan, meron bang basihan sa Bible ng Trinity? Nababanggit ba sa Bible ang salitang Trinity? Meron ba tayong mababasang Trinity sa Bible? Wala po. Wala. Kaya itong katuluan ng reliyon ay isa sa mga logical, katanggap-tanggap na basihan para malaman natin kung ano ang tamang reliyon. At dito sa mundo, dito sa atin ngayon po, ang fastest growing religion sa buong mundo ay Islam. Isa sa dahilan ay yung simple na doktrina nito. Simple na doktrina nito. There is only one God and Muhammad is the prophet of God. Alhamdulillah. Another basis, paano natin malaman ang tunay na reliyon ay ang pinanggalingan ng katuruan. The source of the teaching. Ha? The source of the teaching. Ang Buddhism
ang source ng teaching ng Buddhism ay walang iba kung hindi si Gautama Buddha. Kung pag-aaralan natin paano nabuo ni Gautama Buddha ang katuluan ng Buddhismo ay noong siya ay makalabas mula sa palasyo na kanyang kinalakihan. Huh? Yan yung background ni Gautama Buddha. Si Gautama Buddha lumaki sa loob ng palasyo na kabilanggo. Akala niya ang mundo ay yung kanyang kapaligiran sa loob ng palasyo. Noong makalabas siya ng palasyo, nakita niya ang kaibahan ng buhay. At dahil sa nakita niya ang kaibahan ng buhay, nagkaroon siya ng pag-iisip na kailangan baguhin itong society na ito. Kaya siya ay gumawa, nag-compose si Gautama. Na? Nag-compose si Gautama ng mga principles na maaaring sundin para mabago ang pamumuhay ng tao. Siya lang po may gawa. Ha? Siya ang magpinanggalingan. Inisip niya. Ngayon dahil sa inisip niya, dahil siya ang nag-isip, kapag pinag-aralan mo ang katuruan ng Buddhismo, mayroong kulang. Ha? Hindi siya complete. Kulang. May mga bahagi ng buhay ng tao na hindi nasakop. May mga bahagi sa buhay ng tao na hindi nabigyan ng guidelines. Paano ang ganito? Hindi nabigyan ng guidelines po. Ha? Pero sa Islam po, alhamdulillah, dahil ang source ng katuruan ng Islam ay ang Quran, ito po yung holy book ng Islam. The holy book of Islam, ang pinagkukunan ng katuruan ng Islam, ito ay tinatawag na Quran. Ito po ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kapahayagan. Ito ay revelation. Kaya nga po, sa mga mahal nating kababayan ng Kristiyano, ang Islam po ay hindi natin makikita sa tao. Ha? Hindi natin makikita sa tao. Makikita po natin ang Islam sa Quran. Hindi po pwedeng ang basihan ng Islam ay tao. Si Brother Hakubo nagdadawa, pero bakit si Brother Hakubo? Bakit si Ustad? Di ba Ustad yan? Bakit? Bakit ganyan? Bakit nagkaganyan? Tao kasi. Di ba? May weakness. May kakulangan. May pagkakamali yung tao. Kaya hindi pwedeng ang tingnan natin sa Islam ay tao. Nasaan ang Islam? Ano ang Islam? Nasa Quran po. Ang katuruan ng Islam ay nasa Quran. The source of the teaching of Islam. Isa sa mga logical na basihan para malaman natin kung ano, kung totoo ba ang isang religion ay ang source ng teaching. Mga kapatid sa Islam, para po ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pang isang tao, wala pang sino mang tao, mula sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon po, napakaraming mga tao ang naghahanap ng mali sa Quran. Allahu Akbar. Pero hanggang ngayon, wala nakakitang anumang mali sa Quran. Isipin mo, kahit period, walang mali sa Quran. Even period, wala po. Ang ibig ko bang sabihin, yun bang nagkamali ng period? Ha? Oh. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad. Doon nag-period sa Allahu samad. Hindi po nangyari yan. Ha? Hindi nangyari. Ang Quran ay binubuo ng 114 chapter. Sa dami-dami ng 114 chapter na ito, kahit period, hindi nagkamali. Alhamdulillah. Bakit? Sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Ito ay mensahe ng Diyos. Ano po ang nangyari sa Saudi Arabia? Ano po ang nangyari sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong yakapin nila ang turo ng Islam? Nung palitan nila ang way of life,
Pinalitan nila ang way of life nila. Anong way of life ang sinunod nila? Yung instruction na nakalagay sa Quran, yan ang kanilang sinunod. Sa loob ng isang kisang mata, sabi pa ng mga, sabi pa po ng mga historia. Sa loob ng isang kisang mata, nagkaroon ng pagbabago ang Saudi Arabia Peninsula. Ano ang nangyari ngayon sa Saudi Arabia Peninsula? Tinag-aagawan ng mundo upang makontrol. Bago po dumating ang Islam, nais sakupin ni Charlemagne ang Saudi Arabia. Nandoon na si Charlemagne. Sasakupin niya ang Saudi Arabia. Naku, nung malapit na siya sa Saudi Arabia, nakita niya, nalaman niya, napag-alaman niya kung anong klaseng tao ang mga Arabo. Alam mo kung ano sinabi ni Charlemagne? Atras! Hindi natin sila pwedeng sakupin. Bakit? Bakit mahal na emperador? Bakit? Bakit mahal na pinuno? Sakupin na natin sila. Sabi ni Charlemagne, itong mga taong ito ay mga hayop na nag-anyong tao. Bakit natin sila sasakupin? Mga hayop na nag-anyong tao. Yan ang sinabi ni Charlemagne. Kung anong klaseng mga tao ang mga Arabo, yung tinatawag natin pre-Islamic period, yung panahon na wala pang Islam, sila po ay mga tao. Sila po ay mga hayop na nag-anyong tao. Allahu Akbar. Isipin mo, yung anak mo, ilibig mo, sino mo yan? Yan ang isang bagay na nangyayari sa mga Arabo before Islam. Bago nila tinanggap ang Islam, bago nila sinunod ang Islam as a way of life, kapag nakaanak sila ng babae, Allahu Akbar, papatayin. Ililibing. Mabuti sana kung patayin ng diretso. Ililibing ng buhay. Ililibing mo ng buhay ang anak mo. Anong klaseng tao ka? Tingnan mo. Kaya nga sa loob ng isang kisang mata, nagkaroon ng pagbabago dahil sa pagsunod nila sa Islam. Bakit? Kasi ang Islam po ay way of life na nagmula sa Diyos. Pinakamarunong, all-knowing, perfect. Perfect po. Ang guidelines, ang batas na meron ng Islam is perfect. Kapag ito'y sinunod mo, magiging matagumpay ka dito sa mundo at sa kabilang buhay. Alhamdulillah. Ha? Magiging matagumpay ka. Sabi ng maraming tao, gusto kong magkaroon ng peace of mind. Alhamdulillah. Palipat-lipat ng ibang reliyon. Ha? Hanggang sa nakapunta ng Islam. At kanyang testimony na ako'y pumasok sa Islam, na ako'y magbalik sa Islam, nagkaroon ako ng peace of mind. Ito yung tamang reliyon. Bakit? Dahil yung source ng teaching ng Islam, alhamdulillah, ay aklat na nagmula sa dakilang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Quran po ay pinatunayan. Mga kapatid sa Islam, ito po para na naman sa inyong lahat. Ha? Oo. Para madagdagan yung iman natin, no? Yung mga kapatiran natin ng mga balik Islam na nakatunin sa atin ngayon, kasama na yung kapatiran natin ng mga born Muslim na sinasabi nila, Maguindanao, Maranao, Iranon, Tauso, ha? Na maka-view dito sa ating program na ito, Ungangan no LBO. Yeah. Wisdom in LBO. Wisdom at LBO. Yeah? Mm. Isipin mo po, mga kalaban ng Islam, mga kritiko ng Islam, pinag-aralan ang Quran, inusisa ang Quran. Pagkatapos usisain ang Quran po, alhamdulillah, napatunayan nila. Anong ginawa nila? Sabi nila, walang pag-alinlangan. Itong aklat na ito ay salita ng Diyos. Itong aklat na ito ay nagmula sa Diyos. Itong aklat na ito ay revelation. Itong aklat na ito ay kapahayagan. Kapahayagan lamang. Ha? Revelation na ibinigay ng Diyos kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ha? Ibinigay ng Diyos kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revelation. Mga kritiko ng Islam, mga kalaban ng Islam, ang nagpatunay na ang aklat na ito ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. Alhamdulillah, via Facebook, Brother Imran Muhammad says, Mashallah, ang galing-galing mo talaga bro. Alhamdulillah, tumatagos sa puso dahil galing sa puso. Jazakallahu khair. Alhamdulillah po sa panonood sa ating program, Brother Imran Muhammad. Ano po? Mashallah. At sa lahat ng mga naka-view sa atin ngayon, naka-tune in sa atin, pagpalangin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo ba na ang reward na makukuha natin ay sobra-sobra. No? Bakit? Anong reward? Kapag tayo po ay nag-iipon-ipon, ha? At ang pinag-iipunan natin ay mga bagay na bahagi ng Islam, nagtuturo ng Islam, about Islam ang ating pinag-iipunan, makakatuwa tayo ng reward sa Allah na payong sa araw ng paghuhukom. Yung tinatawag nilang shade. Shade sa araw ng paghuhukom, kung saan ang araw ay nandyan sa ating ulo. Napakainit. Ha? Ang hindi lang mainitan ay yung mga taong bibigyan ng Allah ng payong. At yung payong na yun ay makukuha mo bilang reward kapag ikaw ay nag-iipon-ipon at ang pinag-usapan ay tungkol sa Islam. Shala mo, magpalangin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya kapatid sa Islam, alhamdulillah, sana po'y ano yung sabi sa Maguindanao? Matintuan tayo ba? Ha? Oo, matintuan sana tayo. No? Bakit medyo ganito tayo? Medyo ganito tayo? Hindi tayo masyadong concentrate sa Islam. Paliko-liko tayo. Sapagkat hindi po tayo natintuan. Hindi tayo masyado na-convince. Ha? Naisipin mo, yung kalaban ng Islam ang nagsabi na itong Quran ay salita ng Diyos. At alam nyo ba, bago nila sinabi yun, niresearch muna nila ng gusto. No, niresearch nila ng gusto. Ha? O pwede nyo i-google ito. Itong sasabihin ko ngayon, i-google ninyo. Si Dr. Maurice Bukayl. Ano ang history ni Maurice Bukayl? Ha? Si Maurice Bukayl po is a French medical scientist. Sipin mo yung scientist. Inutusan siya ng gobyerno ng France. O hindi niya sariling effort. Hindi niya sariling kagustuhan. Inutusan siya ng gobyerno ng France. Anong sinabi sa kanya? Anong utos sa kanya? Mission mo, mag-aral ka doon sa Saudi Arabia. Magpakadalubhasa ka sa Quran. Pagkatapos, hanapin mo ang mali sa Quran. Kasi alam nila na mayroong tinatawag natin scientific facts in the Quran. Scientific facts in the Quran. Mayroon. May mga bagay-bagay na nakasaad sa Quran na may kinalaman sa siyensya. Katulad halimbawa ng paano nabuo ang sanggol sa sinupupunan ng babae, nasa Quran. Pinag-aralan ni Maurice Bukayl. Scientist yun po. Pagkatapos niya magpakadalubhasa, nakapagbigay ng conclusion si Maurice Bukayl na itong Quran ay salita ng Diyos. Kaya kapatid, dapat maging makatotohanan na tayo. Dapat maging sincere tayo sa Islam natin. Huwag na tayo maging tiko-tiko. Ha? Mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano, o ito na naman tayo, i-compare natin. Ha? Pagpasensyahan niyo si Brother Jacobo. No? Pero hindi naman siguro masakit ito. Ha? Hindi naman tayo dapat magalit po. Maaring hindi ko alam ito. Maaring hindi mo nare-realize ito. Ha? Mahal na kababayan ng mga Kristiyano, hindi mo nare-realize ito. Ano po ito? Yung Bible ba na ginagamit mo ay anong klaseng Bible? Bago po ako nag-Islam, kasi Ilunggo ako eh. Ha? Ako po, Ilunggo si Brother Kubo. No? Bago ako nag-Islam, akala ko yung Bible isa lang. Ha? Or, mula, bago ako nag-Islam, ako'y Katoliko. Roman Catholic. Pagkatapos naging Protestant ako. Nung ako'y maging Protestant, doon ko lang nalaman na yung Bible pala ng Katoliko at ang Bible ng Protestante
Aba, magkaiba. Hindi pala pareho ang Bible ng pari at ang Bible ng pastor. Na kapatid, mahal namin kababayan ng Kristiyano, baka hindi mo rin alam ito. Di ba pala ang Bible ng pari at Bible ng pari at Bible ng pastor, magkaiba pala. Kaya pala iba ang turo ng pari, hindi ba rin ang turo ng pastor kasi magkaiba sila ng Bible. Ngayon, malaking problema ito. Anong klaseng Bible ang dapat paniwalaan? Di ba? Anong klaseng Bible ang dapat paniwalaan po? Di ba malaking problema? Sabi ng mga Katoliko, ito yung tama. Sabi ng mga Protestante, ito ang tama. Sino sa kanila ang tama? Yung aklat na hawak nila, pareho Bible. Pero bakit magkaiba? Yung Bible ng mga Protestante, 66 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, hanggang sa Revelation, 66 lahat. Ang sa mga Romano Katoliko, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, 73. Ano ang tama? Sa Islam po, isa lang. There is only one Quran, 114 chapter. Iisa lang ang libro sa mundo. Alhamdulillah po, na-discover po, na-unearth, na-discover ang isang lumang Bible, lumang Quran. Ha? Isa sa mga lumang Quran sa panahon ni Usman or ni Umar or ni Usman. Inshallah, di ako magkamali sa panahon ni Usman. Ha? Na-discover yung Bible na yun, yung Quran na yun. Hanggang ngayon available pa. Nandun sa Istanbul, Turkey. Yung pinakamatandang Quran na ginawa sa panahon ng sahaba. Hanggang ngayon nandun pa. Buo pa siya. Anong ginawa ng mga kalaban ng Islam? Anong ginawa ng mga kritiko ng Islam? Ikinumpara nila yung Quran doon sa Istanbul, Africa. At yung Quran sa ngayon, wala silang nakita ang anumang pagkakaiba. The same, maginsan, sabi pa naman yung ganaw. Ha? Pareho, walang pagkakaiba. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, kung ano yung Quran sa panahon ng Prophet Muhammad SAW, ganun din ang Quran sa panahon ngayon. Hindi na bago. Kaya po, mahalaga ang source of the teaching. Source of the teaching. Sino bang author ng libro mo? Ah, di ba? Oh, sino ang author ng libro mo? Ah, sulat niya ni Brother Hakubo. Yung pamphlet na ginawa na binabasa mo, si Brother Hakubo ang sumulat. Ah, kwan lang yan si Brother Hakubo kasi is graduate na ng Courier Course. Itong akin doctorate ang nagsulat. Hati ka niyo? Oh. Ah, doctorate ang nagsulat. Di ba? So mas malalim yung kaalaman ng doctorate kaysa sa ano lang, sa Courier Course lang, di ba? Ganun 'yun. So mahalaga yung source of the teaching. Alhamdulillah po. Ito po'y ilan sa mga kasihan, patayan, kung paano natin malaman ang tama rin. Ha? Mga reasonable na dahilan na basihan para alamin kung ano ang tamang religion. Alhamdulillah. Bago po ako siguro magtapos, nais ko rin i-explain yung katawagang Muslim. No? Ang katawagang Muslim is an Arabic word na ang ibig sabihin ay ang taong sumunod sa batas ng Diyos. Sino man sumunod sa batas ng Diyos, sino man ang nagpasailalim sa batas ng Diyos, sino man ang nagpakukuk sa batas ng Diyos, any person, anybody who submit or surrender to the will of God, sa wikang Arabic po, ang tawag sa kanya ay Muslim. At ito pa po ang nakakahangat po. Itong katawagang Muslim, hindi si Muhammad ang pumili o hindi ang Allah mismo nagsabi kay Muhammad na pinangalanan ko kayong Muslim noon at dito sa Quran na ito. Chapter 22, verse 78.
Inshallah, hindi ako magkamali. Chapter 22, verse 78 po. Sinabi ng Allah, I have made you Muslim before and in this Quran. Ibig sabihin, sinabi din ng Allah kay Muhammad na yung mga maniniwala sa iyo, yung susunod sa katuruan mo na ibinigay namin sa iyo, sila ay tatawaging Muslim. Ang Muslim po, hindi tribo ng tao. Ha? Hindi yan tribo ng tao. Dapat makorek natin ito. Sa mga kapatid ng mga Muslim, ihinto na po natin yung marunong ka ba magsalita ng Muslim? Stop na po natin yan. Hindi yan tama. Ano po? Dahil wala namang language ng Muslim, walang dialect ng Muslim, walang salitang Muslim. Ha? Marunong ka ba magmagindanao? Yun ang dapat. Marunong ka ba magmaranao? Marunong ka ba magiranon? Marunong ka ba magtawso? Marunong ka ba magtagalog? Marunong ka ba magilunggo? Hindi yung marunong ka ba magminuslim? Nag-islam ka na, brad? Nakakaintindi ka ba ng salitang Muslim? Ito po yung mga misconception. Kaya tayo nagsisikap sa pamamagitan ng dawa. Magtuloy na nagpapasalamat tayo, no? Na tayo nandito sa programa ng LBO, League of Bangsamoro Organization, Unganan no LBO. At maipahatid natin sa nakakaraming kung ano ang turo ng Islam. Sa mga naka-view dito, isa po sa pwede natin gawin ay i-share natin ito, mga programs na ito. I-share natin. Sa pamamagitan ng pag-share nito, wala namang mawawala sa iyo sa pag-share. Di po ba? Isang pindot mo lang ng share. Makapiso ba yung gastos? Hindi makaabot ng piso yung gastos doon, di ba? May free data naman, di ba? So walang gastos. Pero ano ang return? Napakalaking reward na makukuha mo sapagkat ikaw ay naging bahagi po ng kauwa. Ha? Huwag natin i-share yung mga TikTok. Huwag natin i-share yung kung ano-ano. Ha? Oh, pero nandito tayo, dito tayo, dito i-share natin yung Islam. Ha? Siya alam po, pagpalain tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gabayan tayo. No, kasi kung walang gabay ng Allah, mahirap. Kahit alam mo na, kung walang guidance, sino ba namang Muslim ang hindi nakakaintindi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, panawagan, yung adhan, limang beses na nanawagan, sino hindi nakakaintindi, ano ibig sabihin? Yun ay hudyat ng pagdarasal. Pero bakit wala siya nagpunta ng muski? Bakit hindi siya nagdadasal? Bakit hindi siya pumunta ng masjid? Bakit hindi napupuno yung masjid? Oh, alam na naman niya eh. Pero anong kulang? Kulang po ng guidance. Humingi po tayo ng guidance sa Allah. Humingi tayo ng tawfik sa Allah. Ha? Isa pong bagay na pwede natin gawin bago tayo matawfikan ng Allah, humingi tayo ng tawad sa Allah. Magtawbat po tayo para matawfikan tayo ng Allah. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang natin. Sigurado po matatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mahal namin kababayan ng Kristiyano, inshallah po, kayo ay aming inanyayahan na makipag-ugnayan sa atin dito sa LBO, no? Kung nais ninyong malaman kung anong Islam. Ha? Dito po sa Cotabato City, meron tayong Dawa Center ng mga balik Islam dito. Ang Mindanao People Dawa Association. Kung saan, libre po ang mga pamphlets na meron tayo. Ha? Libre ang pamphlets. Wala bayad po ito. Ang MPDE Dawa Center po ay matatagpuan natin sa number 26 Puro Pinin, Rosales Street, RH6, Cotabato City po. Ang number ko po ay 0965-587-8800 po. No? Inshallah. Ha? Pwede nyo i-review mamaya yung video para makapan nyo yung number. Libre po ang mga pamphlets. Sa mga kapatid ng mga balik Islam, nais kong i-take advantage ito. Libre po, ngayon po ay meron kaming available na Quran para sa mga balik Islam. Para lang po sa balik Islam. Yung sino man ang balik Islam na walang Quran, na kilala ninyo, balik Islam, wala siyang Quran, kilala mo, pwede mo siyang dalhin doon sa MPDE Dawa Center. Meron tayong libre na Quran na ipinamimigay. Why? As pa yung sinasabi nila, ito'y habang mayroong supply. While supply lasts. Pero pag naubos na, wala na tayo magawa. No? Pero sa ngayon po,
Meron pang available Quran para sa mga balik Islam, pwede kayo makakuha ng libre po inshallah. Alhamdulillah, siguro medyo mahaba-haba na yung talakay natin. Naka-one hour tayo, mashallah. At sana'y maging daan ito para maunawaan natin ang Islam at maintindihan natin ikaw na, no? At gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid ko ng mga Muslim, sana po'y nakapagbigay kayo po ng inspiration sa inyo na upang masabi ninyo na oo nga naman, tama lang ang Islam na reliyon. At kailangan po nang sumunod sa pamumuhay na naaayon sa Islam. No? Napakadali po ng reliyong Islam. Walang kahirap-hirap ito. 100%. Walang kahirap-hirap. Tayo lang ang nagpapahirap sa Islam. Subukan mong sundin. Subukan mong sundin para masabi mong tama si Brother Jacobo. Napakadali ng Islam. Walang kahirap-hirap. Alhamdulillah po, hanggang sa muli, magandang araw sa lahat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.